Hello guys! Welcome sa What's Tayo Movie Recap! Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang 2019 Korean action drama crime movie na may pamagat na Tasha, One Eye Jack. Siya ang ating bida na si Doo Il-chul, isang binatang college student na adik sa pagsusugal. Bagaman mahina ang utak nito sa mga aralin sa school ay may kakaibang talento siya sa larangan ng sugal. Minsan na siyang nabansagan bilang isang taza na may kahulugan na pagiging profesional na sugarol. Isang gabi ay sinabihan siya ng kanyang ina na pagbutihan niya ang kanyang pag-aaral dahil sobrang mahal ng kanyang tuition. Bagaman sinusubukan niyang mag-focus ay nahihirapan pa rin siyang intindihin ang mga aralin dahil pagsusugal lang ang laman ng isip niya. Kinagabihan matapos niyang magsugal ay nakausap niya sa labas ang magandang babaeng si Donna na tila may malaking problema sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay tinanong siya ng babae kung mahusay ba siya sa pagsusugal, buong pagmamalaki namang sumagot si Chul at sinabing isa siyang mahusay na tasa sa lugar na ito. Matapos niya itong sabihin ay bigla na lang umalis si Donna, sinubukan pang sundan ito ni Chul ngunit nakita niya na sinundo ito ng isang lalaki sakay ng isang kotse. Matapos ng kanilang pag-uusap na iyon ay hindi na nawala sa isip ni Chul si Donna. Sa sumunod na araw habang pauwi siya matapos magsugal ulit ay bumangga siya sa isang kotse kung saan ay nakasakay sa loob nito si Donna. Nang bumaba ang driver ay makikita na ito pala ay isang mayamang kilalang sugarol na gangster na si Mugwi. Matapos bumaba ng babae, ay pinagtawanan ng gangster ang bulok na bike na gamit ni Chul. Sinabi din ito kay Chul na itapon na niya sa basurahan ang basurang ito. Dahil hindi matanggap ni Chul ang pang-aalipusta sa kanya ng gangster ay buong tapang niya itong sinugod sa teritoryo nito upang hamunin ng sugal na poker game. Sumang-ayon naman si Mugwi at tumaya agad ng $10,000 na agad din namang tinapatan ni Chul at kanyang tinaya ang kanyang pera pang tuition. Si Donna ang naging dealer ng dalawa at nang nagsimula na ang laban ay binuhos na lahat ni Chul ang kanyang mga chips dahil mataas ang kanyang tiwala na siya ang mananalo. Ngunit lingid sa kanyang pag-aakala ay matatalo pala siya ng mayamang gangster. Hindi pa rin sumuko ang binata at umutang ito sa kanila upang makabawi, pero tila nawalan siya ng galing at sunod-sunod pa rin siyang tinalo nito. Sa huli ay nabigo siyang makabawi at nabaon pa siya sa malaking utang. Makalipas ang ilang araw matapos niyang hindi makabayad ay ginulpi siya ng mga gangster, nang puputulin na sana ng mga ito ang daliri niya ay lumitaw bigla ang misteryosong lalaki kung saan ay sinabi nito na siya na ang magbabayad ng utang ni Chul. Nagpakilala ang lalaki sa tawag na One Eye Jack, nang kinausap ng binata kung bakit niya siya tinulungan sa mga pagkakautang niya sa mga gangster ay sinabi nito na ang namayapan niyang ama ay matalik niyang kaibigan at may pagkakautang din siya dito noon. Bago umalis ay sinabi ni Jack na ang paglaban niya sa gangster na si Mugwi ay isang malaking pagkakamali na dapat hindi niya ginawa. Dahil ayon kay Jack ay hindi niya alam ang masamang kayang gawin ni Mugwi. Pagkatapos nito nang magpunta si Chul sa lugar kung saan siya nagsusugal palagi ay natagpuan niya na wasak na ang buong lugar, patunay na tama ang sinabi ni Jack kanina na mali na hinamo nito ang gangster na si Mugwi. Makalipas ang ilang araw ay pinuntahan niya si Jack upang humingi ng pabor na maging kanyang mentor sa pagsusugal. Sa una ay tinanggihan siya nito dahil ayaw niyang matulad si Chul sa kanyang ama at akala rin nito na wala siyang ibubuga pero nang pinatunayan ni Chul ang kanyang galing matapos niyang manalo ng sunod-sunod sa kasino ay humanga na si Jack sa kanya. Tinanong nito ang binata kung gusto niya bang sumali sa binuo niyang grupo kung saan ay plano nilang ubusin ang lahat ng pera ng isang mayamang businessman at dating mafia boss gamit ang larong poker. Nang pumayag na si Chul ay agad siyang pinakilala sa buong grupo. Pagkarating sa hideout ay una niyang nakilala ang casino dealer na si Kachi, sumunod ang gambling expert na si Kwan at ang magandang magnanakaw at profesional na manloloko na si Young Mi. Nang makapagplano ay sinimulan na nilang kuhanin ang loob ni Mol na isang mafia boss. Gamit ang husay sa panloloko nila Young Mi at Kachi ay napapayag na nilang paglaruin ng poker si Mol, sinadya nila itong talunin sa maliit na halaga. Matapos nito ay pumasok na sila Chul sa eksena kung saan ay tutulungan nila ang mafia boss na matalo sila Young Mi ng malaking halaga upang makuha ang tiwala ng matanda. Pagkatapos nito ay kailangan naman nilang makumbinsi ito na magsugal ng mas malaking halaga ng pera. Di naman sila nahirapan pa at mismong ang mafia boss na ang nag-alok na magsugal ulit sila kung saan ay nagdala ito ng $5 million pantaya. Nang nagsisimula na sila ulit ay nilinlang nila ang mafia boss gamit ang palihim na pag-switch ng card, dahil dito ay walang hirap nilang nakuha ang dalang pera nito.
Sa sumunod na eksena ay dumating bigla si Donna sa lugar, nang makita ito ni Chul ay agad siyang nagtaka at tinanong ang mafia boss kung ano ang relasyon niya sa babaeng ito. Sumagot naman ang matanda at sinabing si Donna ang kanyang paboritong business partner. Pagkatapos nito ay pumunta si Chul sa kwarto ng babae upang sabihin na iwan na niya ang matandang mafia dahil malapit na itong mawalan ng pera pagkatapos nilang makumpleto ang plano ng grupo niya dito. Naging madaldal siya at sinabi niya lahat ang plano nila. Walang kaalam-alam ang binata na isusumbong pala siya nito kay Mol, at isang malaking pagkakamali na nagtiwala siya ng lubos sa babaeng ito. Kaya makalipas ang ilang oras matapos magising ay nagulat siya nang makita na nasa kwarto na ang mafia boss at mga tauhan nito. Dahil sa galit ay inutusan ng boss ang mga tauhan niya na gulpihin at huliin pa ang ibang mga kasama ni Chul. Nang tatapusin na sana ng mga ito si Chul ay biglang dumating si Jack at iniligtas ulit siya. Kinaumagahan ay agad na humingi ng patawad ang binata para sa kanyang mga nagawa sa buong grupo matapos niyang sabihin kay Donna ang kanilang plano. Habang nagsasalita ay pinagtapat ni Jack na ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Chul noon ay dahil tin-rider niya din ito at sinumbong sa gangster na si Mugwi, kaya ngayon ay tila naging patas na ang mga nangyayari. Dahil sa mga nalaman ay umalis si Chul ng masama ang loob, habang si Jack naman ay bumalik sa teritoryo ng mafia upang iligtas si Kachi. Makalipas ang isang buwan, habang nagsusugal si Chul ay binisita siya ni Kachi upang sabihin na namatay na si Jack sa mga kamay ni Mol at Mugwi habang nililigtas siya nito. Dahil sa nalaman ay napagdesisyonan na niyang itama ang kanyang mga nagawa at ipaghiganti ang kanyang ama, sumugod siya sa teritoryo nila Mugwi at kanyang business partner na mafia boss na si Mol upang hamunin ang mga ito sa sugal kung saan buhay at lahat ng pera nila ang nakataya. Masayang tinanggap ni Mugwi ang hamon dahil madali lang niya itong tinalo dati. Isang gabi bago niya hinamon ang mga ito ay pinuntahan siya ni Donna upang alukin na tulungan siyang nakawin ang mga pera ng dalawang mafia. Agad naman itong tinanggihan ni Chul dahil wala na siyang balak magtiwala pa sa kanya. Gayunpaman sinabi ng babae na hindi niya magagawang manalo dahil gagawin ng dalawang mayaman na iyon ang lahat upang matalo si Chul kaya wala siyang ibang pagpipilian kung hindi tanggapin ang alok niya. Sinabi niya din na hindi naman niya kailangang magtiwala sa kanya kung hindi dapat magtiwala siya sa makukuha niyang pera. Sa huli, pumayag na rin ito sa alok ni Donna pero hindi nito alam na nakipagkasundo na si Chul sa mafia ang simul upang makuha nila ang mga pera ni Mugwi. Nang magsisimula na ang sugal ay tinali nila ang kanilang mga paa kung saan lahat ng matatalo sa magaganap na sugal ay hahatakin nito pababa sa katabing balon upang lunurin. Bago magsimula ay tinanong ni Chul si Mugwi kung bakit nito pinatay ang tatay niya. Sumagot ang gangster at sinabing nagnakaw ang tatay niya noon ng malaking halaga kaya tinapos niya ito. Habang nagkakainitan ang dalawa ay palihim na pinalitan ni Donna ang card sa lamesa. Nang inawat ni Mul ang dalawa ay tinaya na lahat ni Chul ang kanyang mga chips upang linlangin si Mugwi na gayahin siya nito. Nang pinakita na ni Mugwi ang baraha niya ay tumawa ito dahil akala niya ay panalo na siya ulit laban sa binatang ito, pero gamit ang baraha na pinalit ni Donna kanina ay natalo ito kay Chul. Pagkatapos matalo ang lahat sa kanya ay binatak na si Mugwi papunta sa tubig. Sinubukan niya pang magmakaawa at humingi ng tulong kay Mol pero biglang lumapit si Donna at walang awa niya itong pinaghahampas hanggang makabitaw ito bilang paghihiganti sa ginawa nito sa ama niya noon. Pagkatapos nito ay umalis na siya sa lugar habang naiwan ang lahat na tila nabigla sa ginawa ni Donna. Nang pauwi na sila Mol at Chul sakay ng kotse dala ang mga pera, dinala siya nito sa isang liblib na lugar at sinabihan siya ng mafia boss na kalimutan na ang kanilang usapan at iwan na niya ang pera sa kanya kung gusto niya pang mabuhay. Pero sa di inaasahan ay tinapos siya ng kanyang driver, lumalabas na nakipagkasundo na pala si Chul sa lalaking driver na paghatian nila ang makukuhang pera dahil alam niya na hindi susunod sa usapan ang mafia na ito. Makalipas ang ilang araw ay pinadala niya ang mga perang ito sa dati niyang kagrupo upang makabawi sa pagkakamali niyang nagawa. Isang gabi ay masaya niya ring ibinalita sa ina niya na nakapasa na siya sa exam, nakita na din nila ang mga perang iniwan sa kanila ng ama niya bago ito masawi, lumalabas na ito pala ang mga pera na sinasabi ni Mugwi noong naglaban sila, sa pagtatapos ay nagtrabaho na siya bilang isang public servant at pilit na niyang iniiwasan ang pagsusugal bago patuluyang mawala sa kanya ang lahat tulad ng nangyari sa mga kaaway niya na ganid sa larangang ito. Maraming salamat sa panunood at sana ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe bell at like para ma-notify kayo sa mga susunod nating video.
God bless you.